Halos pantay dyan sa buhay. Ito po. Halos nakaganyan po siya. Yung tubular na ilalagay natin mga kares. Para yung langis, kahit mag-steady po dito, wala pong ibang pupuntahan kasi itataboy siya ng hangin palabas dito. Mga kares, kahit dito tutuloy yung langis, itataboy siya ng hangin o ng blower papunta sa loob. Basta po pantay dyan, mga kares. Yan po. Bali, yan po ang kanya, setup. Para pag nalaglag yung langis sa loob, yun lang siya, mga kares. Bali po, nabutasan na natin silang dalawa. Ito po ang dinidemo ko talaga kasi ito yung pinaka setup nyo, mga kares. Ganito yung nadaanan ng hangin. At gagawa tayo ng pinaka deadlock nya dito. Kung halimbawa isa lang po yung gagamitin natin, pwede pong masalahan yung isa. Kaya kung dalawa, pwede naman, mga kares.
nga pala mga kares, kung gagamit kayo ng balena, dapat doon iingat kayo kasi medyo delikado po ito. Lalo pa ganyan na may bungi mga kares. Kailangan maging maingat kayo. Kasi napaka-delikado po ito mga kares. Kunting kamay mo lang mababasag ito at titilapon. Kaya may papayo ko sa inyo eh. Kung hindi kayo sanay, mag-ingat kayong mabuti mga kares. Papa! Oh. Pagkasan natin ito mga kares para ito yung nadaanan ng yung news ay oh, ito. Bali, tinupik ko po ito mga kares para yung limbawa man malaglag dito yung malaglag sa loob niya yung langis ay hindi at paano hindi siya kakalat ay dito lang siya. Wala pong ibang pupuntahan niya na pag naka-open na yung hangin niya dito talaga pupunta yung langis mga kares. Bali, tinupik ko lang siya ng bahagya lang para naman may steady kahit pa paano. Kung hindi siya naka, diba hindi nakasin yung bawal, eh steady pa lang siya dyan. Pupunta lang. Bali, ganyan po siya.
ayan mga kares, medyo natapos na natin yung pinakamahirap. Yung pinakamahirap na parte sa akin. Medyo napatagal tayo kasi hindi tayo gumagamit ng welding mga kares. Ayan po. Bali yan po ang setup niya. Sasalpak na lang natin sa bahay niya at sisementoin na natin mga kares. So bago natin simenton mga kares, naayos ko muna ito. Pinalitan ko na po ito kasi medyo hindi ko ako komportable dito sa plastic mga kares kasi medyo malapit siya dito. Kaya stainless yung napili ko. Naayos lang ko na ganyan siya. Kasi simento po yung ilalim nito.
kaya pwede iyangat ibaba mga kares. At ito binubuhay ko to para kunyari astig naman siya mga kares. Bali binutasan ko siya dyan para sa wire niya, at yung isang ground niya i-connect ko na lang sa bakal niya mga kares. Bali tignan nyo na lang pong mabuti para bago ko simentuan kahit pa paano masundan yung mga kares. Kung may gusto kayong baguhin baguhin nyo. Bali nilagyan ko siya ng pinakaharang dito mga kares, para ito lang po ang masisemento, para hindi po masemento yung pinaka starter niya dito mga kares, na ito. Yan po, para po hindi masemento yan mga kares. Nilagyan ko siya ng pinaka division para sa semento, para ito lang ang masemento, para hindi naman siya gaano mabigat. Bali ito yung tatakbo ng langis mga kares. Nilagyan ko siya ng pinaka hams sa baba para yung langis mag step over dyan at pupunta dito. Sisimento na natin siya mga kares, at poproblemahin na lang natin yung tatayuan ng langis pag natapos na nating simentuin. Bali ito po yung magiging side niya, stainless. Yan po. Bali po magiging ganyan siya mga kares. Kaya napaka init niyan kasi stainless, tsaka makapal po ito at matibay. Yan po. Bali lalagyan na lang natin ng tape to mga to, yung manipis lang na tape mga kares, para pag natuno ayos na. Simento na lang yung kanya mga kares. Bali sisimentayan ko na siya mga kares, at ayusin ko lang yung wirings niya. Bali yan yung hangin mga kares. Punta dun. At gagawa ako dito ng pinaka stopper ng hangin. Kung halimbawa isa lang po yung gagamitin, meron po tayo ilalagay dito. So yan po. Bali ito lang po ang mahirap iset sa kanila, kaya dito ako nahirapan yung pagset itong pinaka bulb nya, saka itong pinaka taanan ng langis. Yan po. So yan mga kares, nakaset na siya para simentuin. Tignan nyo na lang pong mabuti para simentuin na natin mga kares. Ito yung daanan ng hangin, nag-squala sa dyan at nag-cross sa dyan, nag-letter T. Nag-letter T yung tubular mga kares. Bali madali lang naman po, kung meron kayong welding, weldingin nyo. Bali sinir ko lang po ito sa mga walang welding o hindi marunong mag-welding mga kares. Yung mga nagtutuan, ilagyan ko siya ng rivet. Dito nag-letter T po, at silipin nyo po yung butas. Kung mapapansin nyo po dalawa kasi tubular ang ginamit ko, pero kung tubo sana po yan isa lang.
Bali po kasing laki ng lapis niya mga yan, mga kares. At ito po yung wiring niya. Para kunyari eh meron siyang kwan, kung halimbawa walang posporo mga kares eh pwede natin dyan. Basta mayroon kang denature alcohol mga kares, mapapasindi mo siya kahit walang posporo. Basta madali lang po ang setup niya. Ito po yung pinaka spark niya, yung ground niya sa katawan. Yung spark kailangan hindi nakadikit sa bakal, kaya matigas na wire yung ginamit ko para hindi siya yuyuko o tatango. Bali ito yung deadlock niya mga kares, kung isa lang gagamitin. Bali ditaas na lang siya para simple lang. Tagusan po yan sa taas. Makakalaunan eh, lalagyan ko yan ng detornillo para di-adjust mga kares. Palipalitan lang natin ito ng mas mahaba. So ayan mga kares, sa simento na natin. Medyo patuin natin ang bagyat mga kares bago natin ipatong ito, kasi may posibilidad na lulubog siya mga kares, kaya patuin natin siya. May posibilidad po na lulubog ito kung basa pa na ilalagay natin at ibababa natin ito, kaya medyo patuin pa natin.
kares ha, nasemento natin, nasemento na natin siya. Napakaganda mga kares. At pipinturahan natin para astig naman siya, tignan. Bali, gagawin na lang natin yung pinakatuluan niya. At babawasan ko ng bagyo, medyo mataas. At pagaganain ko itong pinaka starter niya, mga kares. Para magmukha naman siyang astig. Kukonekta ko na lang yung wire niyan at gagawin ko yung tuluan. Napakaganda mga kares ng ginawa kong semento na kalandimantik. Maghahanap ako ng mas magandang bakal dito na ilalagay mga kares. Astig siya mga kares. Bali, stainless yung flooring niya kaya napaka-init niyan mga kares. Gagawin ko na lang yun mga kares. Okay na lang itong adyasa niya. Gagawa tayo ng adyasa ng hangin dito mga kares, yung simple lang. Bali, papasilip ko na lang po itong gagawin nating tuluan mga kares. Bali, di-adjust na lang po dyan. Bali, repeat po ito na nilagyan kong goma. Well, ganito po siya dati. Binarinahan ko po siya na medyo maigpit para may i-thread dito. Yan, para may i-thread siya mga kares. Bali, lalagyan na lang po natin ng teflon yan para hindi po tumagas. At yung ginawa natin yung tuluan niya mga kares, yung ko ng rivet. Yan, may goma siya mga kares. Yung sakto dun sa butas na yun. Bali, pasilip ko na lang po kasi masyado na po makaka yung video natin mga kares. Yan. Bali, binarinahan ko po siya ng medyo maigpit para may magka-thread. Yan po ang DIY na tuluan natin. Bali, dito na lang po siya adjust mga kares. Ito ay sasara na natin to. Ito yung papunta sa langis. Ayan po. Ayan po siya kasi bago pa. So okay na siya mga kares at nakompleto ko na siya. Bali, ito na yung pinaka-adjust ng hangin niya para meron naman. Simple lang po. Ayan po. Madaling gawin at magandang tignan. At ito po yung kanyang tuluan. Dipihit na lang po ito at tatagas na siya dyan. Dipihit po mga kares. Ito yung dibitin na kanya. Yung use oil mga kares.
bali napaganan natin to mga kalisad. Kahit papaano eh, kahit mahina lang yung spark niya eh, pwede. Di ba po? So ayan mga karis, napahaba na naman yung video natin, kaya abangan nyo po yung kung paano ko po gagamitin ito para may demo ko ng maayos kung gano'n ito kaganda. Bali po matibay po itong ginawa ko at siguradong magugustuhan nyo mga karis. Kaya kung bago pa lang sa channel ko eh, mag-subscribe ka na po para at pindutin po yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. I-like mo na rin po at i-share para mapanood naman ng marami at umangat po yung channel ko. At lubos po akong nagpapasalamat sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. Abangan nyo po yung part ng double burner ko na kalandimantika mga kares.